Sino si Allah? Allah ang personal na pangalan ng Panginoong tagapaglikha, tagapagtustos at tagapamahala. Walang Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya. Siya ay nag-iisa. Siya ay perpekto at walang pangangailangan sa Kanyang mga nilikha. Hindi siya nagkaanak at hindi ipinanganak. Hindi niya kailangan ng tagapamagitan. Hindi natin nakikita si Allah, ngunit naniniwala ang Muslim na siya ay umiiral bilang Panginoon at tagapaglikha at tagapagtustos sa kanyang mga nilikha sa pamamagitan ng pagkilala natin sa kadakilaan ng kanyang mga nilikha. Tunay na hindi nalikha ang kalangitan, lupa at anumang nasa pagitan nito na may kakayanan na magsustento sa buhay liban na lamang na ito ay tulot ng isang dakilang tagapaglikha. Siya ay buhay na walang kamatayan at tagapagtaguyod na hindi napapagod, inaantok o natutulog. Siya ay may mga katangian na maaaring kahalintulad ng katangian ng tao sa pangalan lamang. Ang mga ito ay naaayon lamang sa kanyang kadakilaan. Hindi siya maihahalintulad sa alinman sa mga nilikha. Nilikha niya ang mga engkanto at mga tao upang sumamba sa kanya. Siya ay nagpadala ng mga propeta at mga sugo tulad ni Adan, Noah, Abraham, Moses at Jesus upang ibalik ang mga tao sa katotohanan ito. Hindi siya nagpaparusa liban na lamang na maitaguyod muna niya ang patunay gamit ang kanyang kapahayagan. Siya ang Diyos na nag-iisa at walang katambal. Ang lahat ng pagsamba ay marapat na maiukol sa kanya lamang at walang anumang pagsamba na para dapat sa kanya ang maaaring iukol sa iba pa liban sa kanya. Hindi tayo maaaring sumamba kina Jesus, Maria, mga santo at mga anghel bilang mga Diyos na ating dinadasalan o kaya ay hihinga ng pamamagitan upang ang ating mga panalangin ay makarating kay Allah. Ang pagsamba natin sa Kanya ay dulot ng katotohanan na Siya lamang ang Panginoon na tagapaglikha at tagapagtustos. Kaya marapat na tayo ay maging mapagpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng pag-ukol ng dalisay na pagsamba sa Kanya lamang. Ang pinakamainam na kabutihan ay ang sambahin Siya ng walang katambal at ang pinakamasamang kasamaan ay ang pagtambalan Siya ng pagsamba. Nilikha Niya ang paraiso para sa sasamba sa Kanya lamang ng nag-iisa at walang katambal. At nilikha naman Niya ang impyerno para sa mga lapastangan. Siya ay hinihingian ng tawad sa mga pagkakasala at hinihingian ng tulong. Sino mang Kanyang gabayan ay wala nang makapagliligaw sa Kanya at sino mang Kanyang iligaw ay wala nang makapaggagabay sa Kanya.